Sumali mga kaibigan, narito ako ngayon si Balenz Hub para mag-unat sa inyo ng napakainit na balita. Mataas na gastos, mababa ang kita. Justice for farmers. Yan ang hinain ng ating mga magsasaka. Buti pa ang transgender na si Gretchen Diaz, pag-ihilang ang problema, nakarating na sa Senado. Pero ang problemang mga magsasaka tungkol sa pagbagsak ng presyo ng palay, ni isang senador walang lakas loob na pag-usapan ito sa Senado. Narito po ang ating mga panayam sa mga ilang LGBT tungkol sa problema ng ating magsasaka. Narito po ang kanilang mga sagot. Hello po, madam. Magandang hapon po. Itatanong lang po sa inyo kung ano po ang masasabi niya sa problema ng ating magsasaka ngayon. Usapan natin ang CR. Okay. Kasi malaking issue ang pag-CR. Oh, sige, CR. Talakayin natin. Kasi, di ba, yung nangyari dun sa Farmers Plaza, di ba, yung sinita, hindi pinayagan yung trans woman na pumasok sa CR ng babae. So, hindi siya pinayagan, tapos nakipagtalo siya, tapos pinos hanggang sa ending, sa presinto, at nang nakaposa, suha niya lang namang sa babae, yung trans woman. So, okay. Ma'am Gretchen, pwede po ba kayo ma-interview? Itatanong lang po namin kung ano po ang masasabi ninyo sa ating magsasaka dito sa Pilipinas, yung kinakaharap nila problema ngayon sa palay, dahil po masyado na po mababa ang bentahan ng palay ngayon. Ano po inyong masasabi doon? Ako po ay isa masunurin sa batas na mamamayan. Kaya kung alam ko po na may gender neutral washroom, yun po ang aking gagamitin. Kaya po kung makikita niyo po sa video na nasa Facebook page ko po, nagtatanong po ako kung anong batas ang nilabag ko, bakit po ako nandito, ano pong policy ang nilabag ko, hindi po sila makasagot. Pagkat noong mga panahon po na nangyayari yun, and I have video evidences po na hindi ko pa po ina-upload, na ang palikuran lamang po ay para sa female, male at PWD. Ito po kayo ma-interview. Last na po ito. Itatanong lang po namin sa inyo, ano po masasabi ninyo sa pagbaba ng presyo ng palay dito sa Pilipinas? Ano po masasabi ninyo sa problema ng ating magsasaka ngayon? Babagsak ba ang labit kung payagan natin ng isang trans woman umihi sa CR ng babae? Di ba sa CR ng babae, mga cubicles naman na nakasara? Asya ka, bakit kailangan pagposa sa nakala mo kriminal? Nasasaktan po ako. Ako po, pinapayagan ako mag-CR sa kahit anong CR. Sa CR ng babae, of course. Pero dahil ako'y congresswoman. Pero hindi po yan dahilan kung bakit dapat natin pagkait sa ibang tao. Sa puntong ito, ang magsasaka naman ang kawawa. Si Duterte, taasan niya po yung presyo ng palay. Lugi po yung magbubukid, lalo na po ako, lagi akong bumaba. Wala po akong kuhunan, lagi po akong nangungutang. Bili ko eh. Kaya po ako lagi akong malakas na po ang loob ko, palagi po akong nangungutang, lagi akong tabla. Hindi naman po ako gigilos, wala pong makakain yung pamilya ko. Kung maglana ako naman po ako, makukulong ako. Kami makapunta sa SM, Robinson, dito lang po kami. Kaya lugi po kami talaga. Dapat po kaming magbubukid, dapat po taasan po yung ano namin, palaya. Patulad po kami, laging lubog, laging utang, wala, nababaw sa utang. O yan po, lumubog yan dahil. Yung pampalay nyo po namin ibebet sa wala pong pambawon yung mga bata. Siyempre, meron pa rin ako nag-aaral ng mga bata, high school, mga po. Sana unahin to ng gobyernong solusyonan bago ang pagsasabatas ng SOGI Bill. Ito po ang aming balita sa araw na ito. Ito po muli si Balenz Hub nag-uulat.